mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruel. Magka-40 anyos na. Single at mukhang hindi na magkakaasawa. Paiba-iba yung trabaho ko. Electrician, videographer, technician at mga electronics. Bali, nakikinig ako sa inyo kapag nagsisiesta ako. Well, anyways, wala naman itong koneksyon talaga sa karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Nagkataon lamang na habang nagtatrabaho ako, ay napakinggan ko yung mga sinaunang mga kwentong ibinahagi ng mga senders nyo. Patungkol sa mga Hapon, sa mga tulisan at gerilya. Bali, ito naman, Sir Seth, ay karanasan naman ng tatay ko at ni Lolo. Ang tatay ko na tawagin na lamang nating Fidel ay halos 20 anyos ang tanda sa nanay ko. Nasa 18 pa lamang ata si nanay noon nung magkakilala sila. Si tatay naman mahigit 40 na. Iba po kasi yung karisma ni tatay, Sir Seth. Yung tipong namana niya dito kay Lolo. Dahil po itong dalawang ito, kahit bata pa ang aking ama, gawa nga nang siya lamang ang nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Paboritong paborito po siya ni Lolo. Dinadala siya sa mga piyesta, sa mga kasiyahan. May mga palakasan pa na palaro at tumutugtog din silang dalawa. Maganda ang mga boses, moreno at mamula-mula yung mga balat. Tapos ay napakatikas po talaga sila, Sir. Kahit nga sa edad ni tatay ngayon, tuwid na tuwid pa rin maglakad ito. Hindi man kalakasan tulad ng dati, hindi mo talaga mahahalatang tinatawag na ng lupa yung katawan niya. Biruan po namin palagi yon. Subali, ang orihinal na pinanggagalingan nila tatay noon ay sa isang lugar na bulubundukin. Pero kahit ganun ay sa ulong sa ulo ni Lolo ang pasikot-sikot dito. Naisasama niya naman si tatay lalo na sa pangangaso, pero magmula nang mauso yung mga tulisan o mga namumundok noon. Hindi na po ganoon kasi nasama ng aking Lolo si tatay pag umaakit siya ng bundok noon. Gayunpaman, ayon kay Lolo, kapag nakakasalubong daw siya ng mga namumundok, mababait naman daw lalo na kapag alam ng mga ito na residente ang mga kalalakihan doon. Minsan ay bumababa pa ng bundok ang mga ito para mangilala, lalong-lalo na kapag may mga piyesta o kasiyahan. Sinuwerte lang din siguro si Lolo noon na hindi sila nagkaroon ng inkwentro sa ibang mga hindi kaaya-ayang mga namumundok. At saka isa pa, yung mga yan, Sir, hindi daw talaga nalalagi sa isang lugar lang. Bagamat minsan ay pabalik-balik, pero araw lamang ang pagitan. Aalis na naman ang mga ito. May mga pagkakataon na umaakyat si Lolo na hindi kasama si tatay. May daladala itong gitara. Meron kasing nakakakita kay Lolo ng minsang tumutugtog ito sa isang kasiyahan at ikinatuwa ng mga namumundok noon. Nababayaran naman si Lolo ng maayos. At ayon pa nga talaga kay Lolo noon, mabait naman din daw talaga ang mga namumundok. Kapag bumababa si Lolo, excited na excited sila tatay na salubungin ito kasama na ng mga kapatid niya na babae. May mga dala kasi si Lolo madalas na sariwa at matatabang mga karne, mga tapa, tabako at kung ano-ano pang mga produkto na halatang galing pa sa mga malalayong lugar. Isang araw noon, nagsumbong o nag-usap itong si tatay at yung ate niya nang minsang sinamahan niya yung kapatid niya na ito sa pamibili. Narinig umano ng ate ni tatay si Lolo at Lola na nag-uusap isang madaling araw. Pinapabawasan ni Lola yung pag-aakit-akit sa bundok ni Lolo noon dahil baka mamaya mapagkamalan na siyang tulisan. Kampanting-kampante daw si Lolo na sumagot kay Lola na huwag umano siyang mag-alala. Gawa ng sa bawat 10 pag-akyat ni Lolo sa bundok, isa o dalawa lamang umano sa pag-akyat niya na ito ay galing sa utos ng pagtugtog niya sa mga tulisan. Yung iba
ay sa grupo ng mga misyonaryo na namumundok din na sa tuwing magagawi sa lugar nila lolo, ay siya ang hinahanap noon para magpatugtog sa kanila. Dagdag pa ni Lolo, ligtas na ligtas umano siya sa piling ng mga misyonaryong ito. Tsaka isa pa, wala umanong mga armas ang mga yon, bukod sa mga patalim na gawa sa matitibay na bato, tsaka mga buto ng hayop. Sabi naman ni Lola, edi mas delikado kasi wala silang panlaban. Umiling-iling lamang umano si Lolo at ang sabi, hindi daw lahat ng walang armas ay matatalo na nang meron. Basta magtiwala lamang daw si Lola, mababait ang mga misyonaryong ito at hindi naman aakit si Lolo kung alam niyang mapanganib ang ginagawa niya. Isang dapit hapon naman, yung mga oras na baba ni Lolo noon, itong isang ate pa ni tatay na laging nakatoka sa pamumulot ng mga kahoy na panggatong nila. Niyaya si tatay. Pumunta sila doon sa parte kung saan laging umaakyat at bumababa si Lolo kapag kagaling siya sa may taas noon. Patakip silim na noon. Matapos makapaghapunan na maaga, nagpaalam na si Lolo Delphine. Dala-dala ang gitara dahil sa inimbitahan na naman siya ng kanyang mga kaibigang misyonaryo sa taas para tumugtog noon. Bale, umaga na naman yung uwi ni Lolo. Sinundan nilang dalawang magkapatid si Lolo. Huminto daw si Lolo doon sa bababanda ng bundok na para bang may hinihintay. Pagkatapos noon, meron silang nakitang mga liwanag mula sa itaas ng bundok. At ito pa sir, napakabilis daw ng mga liwanag na yon. As in, parang gumugulong mula sa taas pababa. Nagtago sila tatay at ang ate niya sa isang mayabong na puno. At kitang-kita nila na yung mga pinanggagalingan ng liwanag ay galing sa mga grupo ng kalalakian na kung hindi nagkakamali si tatay ng bilang, hindi tataas ng 5. Ang ipinagtataka ng aking ama, walang kahit na anong dalang ilawan ng mga ito at nag-aagaw pa yung liwanag at dilim doon. Kaya papanong may mga parang ilawan na pumulusok pababa mula sa tuktok? Maya-maya pa, pumasok na si Lolo sa sukal ng gubat. At magmula doon, ay nakita na naman nila yung mga baga mula doon pero mas mabagal na ito paakyat. Sumunod na araw, takang-taka sila tatay na pagkarating ni Lolo. Sinabihan sila ng ate niya na nalaman daw ng mga kaibigan niyang misyonaryo na sumunod sila at nagmasid sa pag-akyat ni Lolo noon. Nakapagtataka gawa ng ang layo-layo nila doon. Makailang ulit na din kasi itong napapansin ng ate niya, Sir Seth. Nagkakataon kasi na kung minsan pauwi na siya, makikita niya si Lolo Delphine sa hindi kalayuan na tutungo doon sa paakyatan ng bundok. Pagkatapos ay susunduin ng mga pabulos na nagbabagang ilaw noon. Nakasanayan na ito ni Lola. Tsaka yun nga, talaga pong kapag bumababa si Lolo galing doon ay napakarami niyang dalang karne. Lalong-lalo na kapag yung mga misyonaryo ang dinadalaw niya. Tsaka mas mahalaga na yung produkto bilang kita kaysa sa pera. Nagdaan pa ang mga araw na patuloy ang gawain na ito ni Lolo. Pero syempre, maliban sa pag-akyat-akyat niya ng bundok ay kumikita pa rin sila sa iba pang mga kasiyahan. Dahil in demand talaga si Lolo kasama si tatay sa mga tugtugan at kantahan noon. Hanggang sa isang araw, kinausap po ni Lolo si tatay ng sila lamang dalawa. Bago magsalita si Lolo, sinabihan niya si tatay na kung maaari ay itago ito sa kanyang ina dahil siguradong hindi yun papayag sa gusto niya. Yun pala, gawa ng may mga misyonaryo umano na bumababa sa bundok at nakikita si tatay kasama ni Lolo na tumutugtog sa mga kasiyahan noon. Gusto daw nilang makita si tatay na kasama ni Lolo na tumugtog o makipagsiyahan sa kanila dahil sa magkaiba nga ng pitch ang tunog o yung boses ni tatay at Lolo. Dahil sa wala namang naisip si tatay na mali at
hindi din naman siya nakakaramdam ng kakaiba noon. Pumayag siya. Hindi naman ito halata gawa ng kapag nagtatanghal naman ng dalawa sa mga bayan ay inuumaga din sila kuminsan. Tsaka isa pa, wala namang ka-idea si tatay kung anong meron sa mga kunong misyonaryo na sinasabi ni Lolo noon. Subali ito na. Noong hapong ding yon, matapos ng maagang hapunan, nagsimula nang maglakad sila Lolo at tatay. Nag-iba pa daw sila ng ruta, Sir Seth, kasi para hindi mahalata nila Lola at ng mga kapatid niya. Pero umikot pa rin sila doon sa parte kung saan laging naghihintay si Lolo sa mga sundo niya noon. At ayun nga, habang nakatayo, sabi ni Lolo kay tatay, kung anuman daw ang makita niya, huwag siyang matatakot. Isipin na lamang niya na kakaiba lamang ang makikita niya pero mababait ang mga ito. Kaya nga magpasa hanggang sa mga panahon na yon, buhay na buhay pa rin si Lolo. Habang nakatayo doon sa hintayan, kitang-kita daw ni tatay yung mga baga na mula sa tuktok ng bundok. Tapos sir, dito, mas malinaw na kesa sa una ang nakikita niyang pababa ng bundok noon. Mga gumagapang na anino, as in parang mababangis na hayop at yung pula, katulad ng nasa iba mong mga kwento, yung mga bagang pula ay galing sa mga mata nila. At habang pababa ang mga ito, ay unti-unting umaangat at nagbabagong anyo, hanggang sa dalawang paa na lamang ang gamit ng mga ito sa paglalakad. Sa malapitan, nakita ni tatay kung gaano kalaki ang mga lalaki. Para mga foreigner umano ang tangkad ng mga ito, maliban na lamang sa halatang hindi nila nagagawang mag-ayos dahil sa kalat-kalat ang mga balbas nila. Yung mga buhok nila, hindi pantay ang pagkakaputol. At meron silang hindi kaaya-ayang napakalansang amoy. Nilakasan daw ni tatay ang loob niya noon habang kaharap ang mga lalaking yon. Nagpakilala ang mga ito na hindi na sinabi ni tatay ang mga pangalan. Pero sa tingin niya ay mga alyas-alyas na yon katulad ng ibang mga namumundok. Basta base sa mga pangalan ng puno, mga bakal, ganon. Matapos magpakilala, tahimik. Dito ay nagsimula na silang umakyat ng walang kaingay-ingay ang mga kasama nilang yon. Tuloy-tuloy na naglakad ang mga kalalakian. Hindi na sila nag-anyo ng kung ano at masaya namang nagsasalita si tatay noon. Yun nga lang ay tatangu-tangu lamang at ngingiti-ngiti yung mga kasama nila noon. Hanggang sa yung isa sa mga lalaki, lumingon kay tatay. Sa lalim ng mga mata nito, nginitian nito si tatay. Naninilaw pa daw ang mga ipin noon, sir. Tapos ay tinanong niya si tatay kung kumakain ba si tatay ng baboy, baka, o kung ano-ano pang karne. Tumingin si tatay kay Lolo at nakangiting tumango lamang si Lolo sa kanya. Sumagot naman si tatay ng oo. Tuwang-tuwa naman ang mga kalalakian nang malamang ang binababa pala ni Lolo na karne mula sa kanila ay kinakain naman nilang magpamilya. Sa loob lamang ng kalahating oras na patuloy na pag-akyat ay narating nila ang isang lugar. Hindi ito nakahawan as in napapalibutan ito ng mga kapunuan. Medyo nabilib si tatay noon dahil unang-una malakas ang loob ng mga sa 10 mga misyonaryo na ito na magsindi ng apoy doon. E kung tulisan ka o namumundok laban sa mga alagad ng batas, hindi mo gagawin yon. Pero yon, hindi lang yung tipong siga ang napansin niya, as in malawak na apoy yan. Tapos ay may mga libro din sila noon, may mga nagbabasa pa nga. Noong pagkarating nila, agad na sinalubong sila ng isang matanda. Sa tingin ni tatay ay pinakamatanda sa grupo dahil sa kanila na nandun. Ito yung pinakapayat pero talagang may laman-laman pa rin kahit papano.
Maputi din lahat ng buhok nito. Maputi rin ang napakahaba nitong balbas at hindi maaninag ni tatay ang mga mata nito dahil sa nanlalalim na talaga itong parte ng pisngi niya. Noong lumapit ito, nanindig umano ang balahibo ni tatay sa boses niya. Malaki na napakatalim. Nanlambot daw talaga yung katawan ni tatay sa boses na yon. Dito ay na-realize ni tatay na mula pala noong umakyat sila, ni hindi nagsasalita ng masyado ang mga sumabay sa kanila noon. Puro hand signal lamang ang mga ito at yung maiksing mga tanungan lang. Malalim ng ngiti lamang umano ang binigay ng lalaki dito kay tatay. Hinawakan nito si tatay sa ulo at nangangamoy umano lansa ang kamay ng lalaking ito. Maya-maya pa, nagpatugtog na sila tatay. Dito nalaman ni tatay na maliban kay lolo, meron din sa mga misyonaryo na ito na tumutugtog. Kumbaga, nakikijam kay tatay noon. Buo at magaganda rin umano talaga ang mga boses sa pagkanta ng mga ito. Pero may mga pagkakataon na nagpapaturo sila kina tatay ng mga kung ano-ano mga liriko, mga chords at kung paano yung tipa ng mga gitara. Sa kalagitnaan ng tugtugan, saglit na natigilan si tatay sa atungal ng kung anumang hayop sa hindi kalayuan. Yung unang tunog ng atungal, alam niya pa, alam niyang unga ng baka yon. Pero yung atungal na sumasabay sa unga ay parang galing sa asong umaangil na bas pinalaki pa umano ang boses. Mabilis na binulungan ni Lolo si tatay na huwag mo nang pakinggan yon anak. Tuloy tayo sa pagtugtog. Makalipas lamang ang ilang minuto, merong isang may dalang malaking basket na may nakabalot na mga dahon ng saging sa loob. Ipinatong ito sa harap nila Lolo noon. Yung lalaki na may buhat, halata yung talsik at bahid ng dugo sa katawan, partikular na sa magkabilang kamay nito. At ang hindi maatim ni tatay ay yung ibang namumuong dugo sa may bandang bibig at pisngi niya. At ngumunguya-nguya pa ito sa harap nila. Dito na sila napahinto at sinabi ni Lolo na kumuha na daw sila ni tatay ng karne na lulutuin. Tinanong ni tatay si Lolo na napakarami naman ito. Lahat daw pa to kakainin nilang lahat na nandun. Sagot ni Lolo, oo, kakainin nila. Pero kukuha sila Lolo ng karning lulutuin lamang nila para sa kanilang dalawa. At nang tanungin ni tatay si Lolo kung paano naman yung iba, isang basta kumuha ka na lang ng para sa atin, ang naisagot ni Lolo noon. Dito ay dagli-dagling lumapit ang pinakamatanda sa grupo at sinabi kay Lolo na matanong pala yung anak mo, no? Hindi bale. Ikwento mo na lamang sa kanya ang mga gusto niyang malaman pagkababang pagkababa niyo. Halos buong gabi daw talagang natahimik si tatay noon. Kasi pakiramdam niya, sa kanya nakatitig lahat ng kalalakihan doon. Samantalang itong si Lolo ay nakipaghalubilo at nakipag-inuman pa sa mga misyonaryo. Dahil na rin siguro sa noong mga panahon na yun ay talagang nanaig pa yung batas ng mga matatanda na hindi ka basta-basta makikisaw-saw sa usapan. Kaya talagang walang imik si tatay noon. Pero may pagkakataon daw na naririnig niyang pinupuri siya ng mga misyonaryo dahil sa mas buo din ang boses niya kaysa kay Lolo. Matapos maluto ni Lolo ang ulam nila, kumain daw silang mag-ama ng napakarami noon. Langit nga daw para kay tatay yun sa tulad nilang dukha na halos araw-araw ay kamote lamang ang ulam. Ang ipinagtataka niya Sir Seth, nung magsimula ng magkainan ang mga misyonaryo, nagkanya-kanya silang kuha ng hilaw na karne doon sa malaking basket. Pagkatapos ay kung hindi man lumayo sa apoy, nakatalikod ang mga ito sa liwanag. Napapatigil si tatay sa pagkain kapag naririnig niya
yung mga ngasab na mga yon. Nadaig pa yung mga gutom na aso na. Kinakagat ang mga laman loob na kahit na alam ng tatay ko na hilaw, ay gusto niya na lamang paniwalain ang sarili na sana ay hamunado ang mga yon. Sana pinausukan o pinakuluan man lamang ang mga ito. At ang mga mata ng mga ito, nagliliwanag sa dilim. At bawat kagat nila sa hawak-hawak nilang mga laman, hingal na hingal, hayok na kung si tatay pa ang mag-iisip na kung sakaling siya ang kagatin. Walang kahirap-hirap na mahahatak ng mga ipin ng mga ito ang mga laman niya sa katawan. Dito ay naisip na talaga ni tatay na hindi ordinaryo ang mga ito. Pero hindi niya pa umano masasabi o sumagi sa isip niya na aswang ang mga iyon. Halimaw lang. Makalipas pang ilang oras, yung mga buto na hawak-hawak ng mga lalaki, itinipon nila isa-isa sa isang lagayan at pagkatapos ay saka sila lumapit kina lolo at nagbagsak ng dahon sa gilid. Mga punit-punit na laman naman ang inilatag nila doon. Nakababad ang mga ito sa lambanog, pero halatang halata talagang hilaw at nagdudugo ang mga ito. Si lolo naman na tatay, may kanila ding sinugbang karne. At doon nagsimula na naman ang tagayan. Dito kahit na madilim, ay mas nakita ni tatay ng malapitan kung paano kumain ng mga ito. Para lamang daw silang kumakagat ng prutas na parabang ang lambot-lambot ng mga hilaw na karning yon. Isa pa, mula sa leeg hanggang sa gilid ng mga pisngi nito, naglalakihan umano ang mga ugat ng mga lalaking yan at tumitibok-tibok pa na parabang may sariling buhay ang mga yon. Hindi daw magawang humiwalay ni tatay kay lolo. At maayos naman sila hanggang sa umabot ang alas 4. Nakarinig pa sila ng isang atungal. Baboy naman yon. At maya-maya pa, yung lalaking may dala din ng basket noong una, ay siyang may dala ulit na lalagyanan ng mga kapirasong duguan at sariwang karne ng baboy. Na yun ay ibababa nila lolo noon. Hinatid daw sila ng mga ito pababa ng bundok. Sama-sama na silang lahat dahil padiretso na rin ang mga kalalakian sa ibang pwesto naman. Dito ay napag-alaman ni tatay na may iba pa palang kagaya ni lolo kapag nasa ibang bundok ang mga misyonaryo. May mga entertainer kumbaga pero kadalasan ay mga kalalakian at pamilyado na. Hindi lamang alam ni tatay o lolo ang rason. Nung umagang yun, bloated na bloated si tatay sa pagkabusog. Nalaman din ito ni Lola kasi hindi na nila naitago ang naiuwi nilang sariwang karni noon. Galit na galit si Lola pero nung huli ay napakalma din kayong wala namang nangyaring hindi maganda. Tanong ng tanong ang mga ate ni tatay kung ano ang natuklasan ni tatay sa taas noon. Sinasaway sila ni Lolo. Si tatay naman walang masagot kundi mababait ang mga grupong nasamahan nila ng gabing yon. Mga ilang buwan pa ang lumipas, mahigpit na si Lola kay tatay. Si Lolo naman ay patuloy na umakyat hanggang sa isang araw ay tumigil na rin ito. Nakita ni tatay na napakalungkot ni Lolo noon. Kaya sa unang pagkakataon, nung uminom si Lolo ay napapayag niya itong uminom din siya. At dahil siguro walang mapagkwentuhan, dito na nag-open up si Lolo kay tatay. Ang mga misyonaryo nga na yon ay mga aswang umano. Pero mababait na mga aswang. Galing daw sila sa mga pamayanan at tribo na napalayas na o mga nadiskubring mga kota. Mga binata pa lamang umano sila. Lagalag na sila pero kahit papano ay gusto nilang maging edukado. Pabalik-balik lamang sila sa mga lugar na tingin nila ay ligtas sila at bumababa sila ng bundok ng magkakahiwalay para magmatsyag noon, magmuni-muni at matuto sa kung ano man ang pagbabago sa sibilisasyon.
Inamin ni Lolo na bago ang huling pagtatagpo nila ng mga misyonaryo, ay inalok siya kung gusto niyang maging isa sa kanila. Sabi pa nga ni Lolo, kung wala siyang babalik ang pamilya sa baba, malamang sa malamang ay pumayag na siya sa ritual na yon. Meron daw ibang mga kagaya niyang nagtutugtog na sumama sa mga ito. Hindi ko man masasabing buong totoo ang karanasan ng lolo at tatay ko. O di kaya, hindi man ito nakakatakot katulad ng ibang mga nang-aaswang. Kahit ako na hindi buong naniniwala at kahit papano, tanggap ko yung posibilidad na may iba pang uri ng nilalang tayong nakakasalamuha. Siya nga pala Sir Seth, may mga pagkakataon din pala nun. Madagdag ko lang na si Lolo ay tila ba nakasanayan na rin kumain ng karne na hilaw o may konting luto lang. Ang tingin ni tatay ay nakasanayan niya ito kapag umaakyat. Ang makatikim na mahilaw-hilaw at madugudugo pang karne. Pero hindi po siya nayanggaw Sir Seth. Hininto lamang ito ni Lolo nang magkasakit siya. At ang dahilan nga ay itong pagkain niya ng mga hilaw na karne. Maraming maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Mata ako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, alam niyo na yan. I-message ako sa Facebook, Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin ina-acknowledge yun. Okay? So, unahin natin yung mga nag-celebrate ng mga bagong member at nagsa-celebrate ng monthsary nila sa membership natin. Sa mga nagtatanong kung ano yung membership, kung nakikita niyo sa comment section, meron pong nagko-comment dyan na merong mga badge na iba't ibang kulay. Yun. Yun po yung mga member natin. Click niyo lang yung join button. Makikita niyo na yung mga perks. At join na kayo kung gusto niyo. Okay? Shoutout sa dalawang bagong miyembro, Pandog 21 at Fourth Degree Burn. Thank you sa inyo. Happy 1 month, Judiver Soriano at Griselda Mostero. Happy 2, Luciana Amor. Happy 3rd, MJ Vinyas. Happy 4th, Friendly Baditarian, Click and Collect Manila. Happy 5th, Apple Maghinang, Ina Laksina and Mylin TV. Happy 6th, John Lou Official and Idol Wave Stein. Happy 7th, Maria Andrea Luz Tobianosa at North Random. Happy 8th, Irene Adventure. Happy 11th or 13th, Ma'am Jutessa Moore. Happy 12th, Dance Densho. Happy 13th, Cruzette. Happy 14th, Rashinetsu. Happy 15th, Luz Aclaro. Happy 16th, Jessica Mulay. Happy 18th, Anya. Happy 20th, Mang Lando Maps at Jonalyn Bio. Maraming maraming salamat po sa suporta. Sa mga nag-message naman, good day po Sir Seth. Tagal kong hindi nakapag-shoutout pero updated pa rin naman sa lahat ng uploads nyo. Shoutout kina Tatsky, Tantan, JR, Ate Miriam, Febby, Jenjen, special mention niyo po Sir Shaira Bell, request niya from Kitambis, Binwangan, Misamis Oriental. At ang inyong tagahanga, Glyce ako. Maraming dagang salamat Sir Seth. Thank you din. Shoutout kay Simply Jesse Valls. Sir, mapagpalang araw po. Silent teacher mo po ako from Jeddah. Sana po masama ko sa mga nagpapa-shoutout. Mabati po ng birthday po namin ngayon darating na May 5 yung friend kong kababayan mo na si Lorna. Thank you po. God bless Sir Seth. Wow. Happy birthday sa inyo in advance from Val Collins. Thank you. From Giro or Giro Season Revilla. Sir, pa-shoutout po lagi ako nakikinig sa mga kwento nyo. Ginagawa ko ng pangtulog ang mga stories nyo. Mahigit 1 year na po akong subscriber nyo sa YouTube. Thank you. Sir, good morning. I really like your voice and the way you delivered your words. Ang masculine, pakinggan ang boses nyo. Na-addict na kaming magkapatid sa channel mo. Gabi-gabi ako naikinig before bedtime at nakasanayin ko ng pakinggan ang kwento mo hanggang sa makatulog ako. Pa-shoutout sa kapatid ko na masugid nyong tagapakinig din. Si KJ Teologo na nasa Bacolod City at yung isa ko pang kapatid, si Jesume Teologo, nakasalukuyang naninirahan ngayon sa Laos. Parang gusto ko ring magpadala ng experience ko dito kasi ako ngayon sa probinsya ng Negros Occidental at ang lugar namin ang pinaka-boundary ng Negros Occidental dahil ang kabilang bayan ay Negros Oriental na.
kung aswang lamang yung pag-uusapan, ako marami dito sa amin. Ako, share na yan. Pero parang sanay naman kami. Nakakausap pa nga namin. Next, ikikwento ko my real experience. Pati mga kapatid ko, salamat po. From Theologo Hannah II. Hinubaan pala ang province namin, Sir Seth. Pinakadulo ng Negros Occidental. Wow! Sana makapag-send si Ma'am. Thank you, Ma'am. From Louis Andy Malapaya. Sir, pa-shoutout naman sa mama kong Bunga Nera. Birthday po niya sa May 5. Addict na po siya sa story mo. Siya po si Milagrosa Fabroa. Saka po sa pamangkin kong abnormal na palaging tinatakot sa gabi pag pinapakinggan kita. From Louis Ann. Pa-shoutout sa next upload, Sir Seth. Magandang hapon po. Thank you. From Sheila May Muya. Sir, pa-shoutout naman po dito sa The Mom KSA. Salamat po araw-araw na kinig sa inyo. God bless. Thank you din. From Giro Season Revilla, Sir Telmo, pa-shoutout po, lagi ako nakikinig sa mga kwento nyo, ginagawa ko ng pangtulog ang mga stories nyo, thank you. From Argab, hi po, magandang hapon, gusto ko lang po sanang pa-shoutout papa ko na si Renato Gabayeron, taga Bacolod. Dahil sobrang addict niya sa mga kwento ni Telmo, salamat po at more stories, God bless, thank you din. Magandang araw sir, pa-shoutout sa mama ko at sa pinsan ko na si Angel Daga. Hindi po kumpleto ang araw namin kapag hindi kami nakakapakinig sa mga kwento mo. More power, salamat. From Dwayne Bihasa, thank you din. From Sheila Fulyuna. Hello po sir, isa po ako na masugid mong tagapakinig from Norala, South Cotabato. Maraming salamat po dahil tuwang-tuwa po talaga ang papa ko nung narinig niya yung shoutout niyo po siya. Dun sa kwentong Batak ng Dungan. Kapatid ko po si Anne F. Fuentes na nagpa-shoutout sa papa ko. Paki-shoutout naman po si May Grace. Tsaka po sa mga pamangkin ko, sina Ivan at Didang at ang Fulyuna family po na palaging nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi nyo. Si Beauty po ito ng Barrio Dos Norales, South Cotabato. Maraming salamat po. God bless and more power. Thank you din. And last but not the least, pa-shoutout sa akin Laika Jane, Grapa at pa-shoutout na rin po sa live-in partner ko po na si Eric de Los Angeles. Walang ibang magtutulungan kundi tayo lang. Always love you. Ingat ka palagi. Yun. Ayun mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.